yesterday pa lang. 2020. Ang gulo. Ang gulo niya po. San ka galing, girl? Pero oo. Kanchan mo. Cheers. Another vlog. So let's have a toast for our first vlog this 2021. Cheers! Ayun guys, medyo tagal-tagal pala kaming nawala. Matagal-tagal pala kaming nawala, guys. Namiss nyo ba kami? Sana naman namiss mo. Ikaw na naglagay ng sound effects. Yeah. So, pag-uusapan natin ang pag-uusapan natin ngayon ay ang problema mo. Char! Oh my gosh. Pero ayun nga. So our vlog for today is about 5 things that we are grateful for last year. Yeah. 2021, yeah. Which was yesterday pa lang. 2020. Ay, ang gulo. Ang gulo niya po. San ka galing, girl? Pero dami kasi nangyari, di ba? Dami-daming nangyari. Pero dun sa madami-dami-daming nangyari, madami ring thankful dapat tayo. We're doing this vlog to inspire you guys to be thankful. Yeah. Kasi you have to look at the brighter side of things. Yes. Diba? So let's start now. Yeah. Are you ready for it? Hey. So the first thing that I'm grateful for last 2020 is a gift of family and friends. You're like, family and my friend! Siya lang yung friend ko and family. Oh my gosh! Hindi, kasi baka kung wala sila, mas lalo mo kasi makakonsume ka ng problems. Totoo. Pero if you know that you have someone by your side. Pero ayun, nung 2020, lalo kong na-realize yung importance ng circle mo. Nung core mo. Diba? Ano, 2020 made me realize my true friends. Oo, totoo. Na select ko yung mga taong ka-wavelength ko. Mga tao. And mag-stay forever! Shout out to you guys. And don't be afraid na ma-filter yung friends. Kasi, sabi, tanggapin natin na people come and go. But it's good to have friends which are who are true sa'yo, di ba? And yung family, syempre, constant. Mas ma-appreciate sila. Di ba? Virtual. Lalo na ngayon na hindi kami naka-uwi ng province. Sana in-offer mo sa akin. Sorry. Ayun, ngayon, lalo na ngayon na hindi kami naka-uwi ng province. Kaya nagbibida-bida kami. Oo, kaya nandito pala kami sa isang place na pampatapal. Doon sa pagkabis namin sa family namin. Sabi kami na hindi kami nakagawa. Pero ayun, pag wala na talaga yung coronavirus this year. Sir, mga 1 month. Sir Ron! Alam mo na. 1 month ako mag-VL. Ako, sir, mga 1 year. Nag-resign! Resign pala, ano? Okay. The second one is, syempre, work and or finance. Yes, kasi syempre alam naman natin na merong mga layoff, di ba? And I'm really thankful for the stability of work. Ay, totoo. Sobrang thankful ako sa in the provision. Yeah. Sobrang thankful ako sa company namin. I love my company. Me too. Thank you. Mm-mm. Thank you for the love. Ngayon, mas ngayon ko na value yung work na yun pala talaga yung source mo. Hindi, yun yung source mo. Of, you know, more... Siyempre, ginamit siyang instrument ni God to be a source for you. Para malive mo yung life mo to the fullest. Kasi hindi ka naman makaka-stay dito, di ba? Kung wala kang... Oh, hindi ka makakatulong dito. Yes. Di ko makabili ng makeup and then the lipstick that's shimmering. Yes. Without my work, right? Without money, you know? So we need it. Mas na-appreciate ko yung value of work, of having work,
last year. Totoo yun. Kasi parang syempre, iniisip natin, petix-petix na, okay lang, madami akong pwedeng lipatan kasi syempre bata ka pa. Mm-hmm. Pero mas na-appreciate mo yung value ng work mo ngayon kasi, di ba, hindi ka nilang nilag-go. Oo, kasi di ba parang, di ba yung preaching kahapon dun sa New Year's Eve special na New Belt? Na sabi ni Pastor, meron daw siyang friend na sobrang successful. Tapos parang every year ata napopromote. Mm-mm. Tapos nung nagka-pandemic, yung sobrang strong na company, bigla siyang nilay off. So hindi mo alam talaga kung ano pwedeng mangyari sa work, kung sino yung pwedeng i-lay off. So ayun, sobrang thankful kami kasi may work pa rin kami hanggang ngayon. Sobrang blessing yung ni Lord. Yes. Diba? Super. So, love your work. Yun lang. Yeah, totoo. Pinatigil. Loyalty sa work. Ayun. Do your job. Well. Yeah. Because you're not just doing it for yourself. Tsaka ano, you reap what you sow. Oo, you reap what you sow. Ganon! Yes. Kaya niyo yan. Siyempre, third is, we are grateful for the opportunities to bless others. Opportunities to be a blessing to others. Yeah, totoo. Sobrang ang daming nag-open na doors to be generous to other people, lalo na yung mga nangangailangan. And ito yung naging opportunity namin to give, to be generous, to share kung ano yung meron kami, na kahit hindi naman ganun kalaki, at least nakatulong ka dun sa mga tao, sa mga bata. And nakatuwa yung feeling na nag-give ka. Sobrang totoo nga yun na it's better to give than to receive. Mm-mm. Na kapag nagbigay ka, mas 3 times yung happiness na natatanggap mo kaysa pag syempre, pag naka-receive ka, happy ka. Pero pag naka-give ka, na you know na na-share mo kung ano yung meron ka, tapos nakita mo pa yung mga smile nila. Naka-melt. Naiyak. True, no? Tapos fulfilling siya kasi you're able to give what you have. So, yung feeling na matatanggal sa'yo yung self-insecurity mo na, ay, ganito lang ako. Pero pa nag-give ka, parang able ka to give something of yourself. So, it's fulfilling. It feels so charming. Sabi nga doon tala, pag nade-depress ka, you try to give to someone else yung attention mo. Mm-hmm. Mawawala yung naka-focus ka. Oo, yung focus mo sa sarili mo. Lalo kung ano yung wala ka. Yung insecurities mo, i-divert mo na lang to bless other peoples. Peoples? Ang daming people. Peoples? Ang daming race. Ganon. Aha, nakakatalino pala ang script ng yellow box. Yes. Getting to know ourselves more. Bakit? Hindi, kasi syempre, mandagkaw ka ng maraming time for yourself, you know, me time, because we need it. We need to recharge. We need to get to know ourselves so that we can serve ourselves better. Hindi, kasi diba, mas pag nakikilala mo yung sarili mo, at least alam mo yung mga tendencies mo, alam mo yung dapat mo i-adjust pag may iba ng tao. True. And you get to love yourself more. Kasi na mas na-appreciate mo yung mga discoveries mo sa sarili mo. Like, magaling ka pala mag, kung ano naman. Mga achuchuchu mo. Ano yung magaling ako na rediscover ko? Ang dami eh. TikTokeries. Adala. Come to me, mga baby girls. You and me as a bot. Ikaw naman. Ako, about naman dyan. Lalo na ako. Kasi work from home talaga ako. Last March until now. And sobrang ang dami kong idle time. And yung idle time na yun, parang mas nakikilala ko yung sarili ko to kung paano ako mag-react, kung paano ako mag-isip. Mm-hmm. Kasi diba parang pag madami kang ginagawa, parang preoccupied ka na hindi mo naisipin kung bakit mo ginawa yun, ba't ka nag-react man ganun. Oo nga. Eh last year, or hanggang ngayon, parang ma-realize mo. Ang dami mong time para ma-realize mo kung bakit mo ginawa, ba't mo yung sinabi. Mm-hmm. So ayun, sobrang nakakatuwa din yung time na to pamper yourself. Diba? Kasi wala namang ano, masama sa pag-inerte. Charot. Na taking care of yourself. Charot kasi charot. If you know how to take care of yourself, you will know how to take care of other people. Ganon! Cheers to that! Ganon! Ang ganda rin sinabi mo. Alright.
cut. Kasi you can't... I'm sorry. Wait. There's more. You can't give what you do not have. That's all. So, down to our last thing that we are grateful for is that nakasurvive na 2020. We are healthy and spiritually healthy. We are healthy. Emotionally and spiritually. Yeah. Okay. Terms of spiritual health. Sorry, naririnig. Lalo mo, yun. Marami ka lalong time to do your devotion. Wala kang excuse. Excuse to, ay, ano, inaantok pa ako. Ay, or, ay, why, may Netflix ako. Oo, ganun. It will only take all of your time. Yeah, you know? Parang 30 minutes to 1 hour. Tapos mag-Netflix tayo, 5 hours. Relate. Yeah. Pero yun, sobrang mas nakilala ko din si Lord sa buhay ko. Kung paano siya mag-move sa life ko. Lalo na ngayon kasi, grabe talaga ang mundo. The world is ending. Charot, Aries. Tapos, in terms of health, wala sa family namin nagka-COVID. Sobrang blessing yun kasi sobrang nakakatakot. Yung pwede kang mag-dead. Yes, and may infect mo kaya ibang tao pag nagkaroon ka. Yeah, and yeah, guys, be safe pa rin. Huwag magpaka-sigurado. Oo. Yeah. Kasi hindi mo alam kung sino meron. So, wear your proper attire. Yes. The mask, face shield. Yes. And yung mga nag-OOTD dyan. Ay, naku, ang daming face shield dyan na nabibili na mababagay sa OOTD. Yes, that's right. Ayun. Yes, and I want to add then yung emotional health mo and yung resiliency mo to take life as it is. Kasi nga, ganun na nga eh. Nangyari na yung 2020, pandemic. Okay, wala na tayong magagawa kasi nangyari na. Pero yung willpower mo to move forward kahit na mahirap. Diba? Kahit mahirap sa maraming tao, maraming negativity, still, alam mo yung steadfast ka pa din. Nandun ka pa din na standing ka and you're moving. You choose to move forward every day even though the past is, you know, very, very scary and even the future is gonna be scary too. So, hold on! Cheers for 2021. Cheers! So that's it for now. Like and subscribe. If you have comments or suggestions, you can put it down below. Ta-da! Ta-da!